First, welcome po sa ating karampihan sa Baguio. Of course, kasama po natin dito ang Sky Cable and DWUV. At syempre, para po dun sa ating mga listeners and televiewers, kung gusto nyo pong mapanood na live ang ating programa, just type, of course, Philippine Information Agency at talabas na po yan sa inyong mga cellphone. And of course, live din po tayo dito po sa MyPretel. Kasama pa rin po natin ang Philippine Development PIDS, no? At live din po sila. Okay, I'm Mr. Lavi Jr. of Sky Cable. With me, of course, is the Regional Director of the Philippine Information Agency, Ma'am Helen Tribaldo. Ma'am, magandang umaga po sa inyo. Good morning, Nates. Isang maalab at papaglayo, pagbati ko na magandang umaga sa ating mga panahit. Kasamahan sa pamamahayag, tagapakinig, tagapanadaling buwang our speaker, tapiyan sa Baguio, sponsored by the Cordillera Association of Regional Executives, in cooperation with the Baguio Correspondents and Broadcasters Club, Kapisanan ng Broadcasters ng Pilipinas, Baguio Benguet Chapter, of course, our various stations, Sky Cable and Z Radio. Kandiyan sa Baguio Today, special edition goes to... Of course, MyPretel. Napakadali po yung kanilang pagkakadali po yan sa may engineers here. Ma'am, kumusta na po? Kumusta na ang Nag-usapan na po yung very unfortunate, sabihin po natin, no? We lost, of course, the RBD for Pag-arong Pambansa 2018. So, nalito dyan for very to host, of course, the Pag-arong Pambansa, ito pong Bigan City. Oo, matanggap ko yung news, I was in Bigan, and Bigan was really celebrating with the news na nanali sila sa bid and kinakansyoman ako. But anyway, sabi ko, it's your loss. Sabi ko, it's probably unfortunate, but of course, dito sa mga unfortunate events na ito, eh dyan po tayo babangon. Hopefully, no? On the next staging of the Pag-arong Pambansa, makuha na po sa inyo ng Baguio City, no? At masabi, ito lang po yung the coolest palaro ever. Okay. Needs. Yes, ma'am. Sa mga programa niyo ba, do you do research? Yes, of course. We do research, for example, sa with Sky Cable, since we have a lot of programs, mga premium programs namin, we have this what we call Easy Nielsen. Okay, sila yung gumagawa ng research, kung ano yung mga program na natin ba nilalaman yung mga market studies. That's right. That's at napaka-importante, lalo na sa programa ng gobyerno, na merong programa or research, yung pananaliksik, because that will be the basis of all their programs and projects. Sana hindi yung makalimutan. Kagaya ng information component, research cuts across all concerns in an agency. So that will be the basis. At para po sa kaalaman ng lahat, September is Development Policy Research Month. At ang nangungunap, ito po ay base sa Presidential Proclamation number 247 dated September 2, 2002. So it is an annual celebration held every September to promote awareness and understanding of the importance of policy research in the formulation of development policies, programs, and projects. At ang nangungunap po itong ahensya, sabi mo, PIDS. Magandang i-spell out po natin because it's also one way to popularize the agency in charge, the Philippine Institute for Development Studies. At ang nakakatuwa sa kanila, they are now moving around regions para palaganapin ang pag-appreciate sa pananaliksik. Appreciation of research. That's right. Alam mo natin, napaka-importante po yung araw-araw po natin. Then po, dapat tayong research. Then somebody will make a policy. Katulad na, Ma'am Helen, na nabanggit po niya, it's a road show. Yung kung ginagawa po ng ating mga kaibigan from the PIDS, ito po yung Philippine Institute for Developmental Studies. No? So, natapos na po ata yung iba pang mga lugar kung saan na ginawa po nila yung kanilang media road show. No? Dito po sa Edigigigid, there in Sabuanga, Sabu, Legazpi, and of course, right now, we're doing this, no? Dito po sa ating syudad.
dito po sa Baguio City. Simulan na natin. We have with us the Senior Research Fellow from the Philippine Institute for Development Studies. We have Dr. Rosario Manasan. Good morning, ma'am. Good morning, and thank you very much, Helen. Let me talk about, we're very happy for you giving us the time to face the media, involve, talk with our friends from the ILG, and for the Vienna public at large. On the development policy research month celebration, let me talk a little bit about PIDS. What is PIDS for? PIDS is the Philippine Institute of Development Studies. It's an agency attached to NENA. Oh, it's your sister agency. Yes, administratively we're under NENA, attached to NENA. Although we'd like, at PIDS, we'd like to say we are independent. An independent research agency in the sense that NEDA actually has been very good to us and does not censor whatever results, the results of the studies we have completed. We are free to disseminate, although we always emphasize it's not a government position, so independent research. But you're government. We're government. But we're also proud to say that the PIDS has been ranked globally as one of, I think, top 40 think tanks in Asia by Ma'am, gusto ko malamit, you do research in the same way other organizations, research groups doing. We're more into economic policy research. Most of the research fellows at the IPS are economists, but we do work with other institutions. So sometimes we delve a little bit into sociological research, work with sociologists, we do work with political scientists and political economy. So, in a sense, it's multidisciplinary, but most of the people at PIDS are economists. Okay, doctor, it's the non-profit. Yes, it's government. It's technically speaking, it's a government-owned and controlled corporation. Okay, as you said a while ago, it's a policy meeting, but what was the reception of our paano po ang kanilang reception? Does they honor or 90% ng mga ginagawa po ninyong recommendation for the policy ng certain department? Siguro yung utilization of your research studies. From our perspective, ang pagtingin namin doon, we win some, we lose some. We do the research, for instance, I am very much, I'm a public finance person, so ang aking pong area of study is taxation, decentralization, budgeting. So, madalas po kami ay natatawag sa Kongreso, natatawag din ng DPRM kung budgeting ang pinag-uusapan, DOM kung taxation ang pinag-uusapan. But sometimes, they appreciate what we do, sometimes they would say, naiintindihan namin yung importance niyan from an economic perspective, but especially kung sometimes legislators kausap natin, sasabihin nila, pero merong politiko kami, so you should understand that we have to listen to the needs of our constituents. And for us, that's, we accept that too. Okay. Some of our legislators, they appreciate of what are you doing, because when they grant a resolution, it is a policy that you recommend to them. They do look at the studies. For instance, doon po sa pinag-uusapan ngayon ng tax reform, tinitingnan po din nila yung mga results ng studies namin na nagsasabi na merong aspeto yung tax reform and trade na medyo makakasakit sa mahihirap. So, tinitingnan din po nila yun. Okay, tanungin naman natin, September is Development Policy Research Month. So, ano po yung mga programa
ng PIDS, how do you popularize the observance of DPRM? Ang theme po ng DPRM this year is strengthening decentralization and regional development, for regional development. And for this year, as was mentioned earlier, nagkaroon po kami ng iba't ibang fora, Prescon, Kapihan, iba-ibang styles, iba-ibang lugar. In Sampuanga, nagkaroon po ng isang forum where Ateneo de Sampuanga organized a forum with the Institute for Autonomy and Governance. Ang pinag-usapan po doon ay ang DBL at ang proposal to shift to a federal form of government. We went to Cebu, we had a press conference. In Manila, we had a big, what we call the annual public policy conference, where we invited several people, luminaries, to talk about the shift to a federal form of government. Among the speakers there was a scholar from the Australian National University, a German consultant who has been in the Philippines for a long time, and being from Germany is familiar also with the practical side of a federal form of government. So familiar to the Filipinas, familiar to Germany. So we had him, we had the dean of the Ateneo School of Government. I myself presented a paper. So there was also somebody from the economic development, local government development foundation, and the PDP Laban Logodev and the PDP Laban Federalism Institute. So it was a very good conference, and today we're here. Maybe we, it would be nice that you can share in brief the highlights of the field of different regions that you have visited already. We are the last one. You are the last one. So, okay, before our two guests from the regions would we'll ask them later, maybe we can ask them the views of other regions. Sa Sambuanga, I think yung views of federalism is more, how do I put it, parang binabalansin din nila yung pagtanaw nila sa federalism vis-a-vis their advocacy and their need for the BBL. And of course, sa kanila, I hope I'm not misquoting them, but sa kanila, ang tingin nila kasi is, at least some of the speakers were saying na yung pangangailangan ng Bansang Moro ay very unique, at meron ng BBL, although the BBL sa tingin nila ay nangangailangan ng constitutional amendment para mas magsulong. Ang sinasabi nila, medyo muted, medyo dahan-dahan sila doon sa federalism, kasi ang tingin nila pag naging malawakan yung diskusyon ng federalism ay baka ma-water down yung uniqueness ng Bansang Moro movement for autonomy. Sa Visayas? Sa Visayas, we didn't get much of a feel kasi Kapihan style. So, the people were asking more of, ano ba talaga mangyayari, you know? Kasi nga, curiosity, and one asking about, ano ba mangyayari sa probinsya? Meron pa bang probinsya? Ano ba yan? Another layer of government ba yan? So, it's one thing to understand what federalism would mean in practical terms. May local government pa ba? Baka ganon. Meron pa po ba nga? As sa mga nabasa ko na models, for instance, yung galing sa PDP Laban Federalism Institute, sabi nila hindi daw gagawin ang local government. Pero ang bawat regional government na mabubuo under a federal form of government will eventually be allowed to craft their own local government. Good. So hindi na siya pare-pareho everywhere.
So, napag-usapan mo din ba sa ang tema nga is on regionalism, decentralization. So, syempre, mag-i-discuss on federalism. Na papag-usapan na rin mo ba what type of structure? Napapag-usapan ko, pero yung pong mga nakita namin na presentation ng ang pinakabuong presentation, I think, yung galing sa PPP Laban Federalism Institute. Ang forma is, merong federal government, merong regional governments. Hindi pa alam kung eksakto kung ilan yung regional governments. Pwedeng 11 gaya ng sinasabi ni Senior Aquilino Pimentel. Pwedeng mas marami, depende sa usapan. Aside, and then we would say, local governments will stay at it as is, no change. Based on the structure of the local government will stay. And then, meron very sketchy sharing of power. Siguro po, bago po iwanan itong topic, kasi po ang importante sa federalismo ay yung klaro-klaro ang division of powers between federal and local and regional, na klaro nakasulat sa konstitusyon, hindi lang po sa batas. Ngayon po sa local government code may ganun din hatian, pero ang paghahati ay nakasulat lamang sa batas. So the national government, sabi nga nila, can unilaterally withdraw the powers. But under a federal form of government, the division of powers, who does what, which level of government does what, is written in the constitution, and it's not very difficult to change. Meron na po ba kayong study with regards to this? Meron po kami study sa Philippine Institute for Development Studies na tinitingnan namin kung ano nga ba, at least yung fiscal aspect po, yung which level of government, kanino dapat i-assign ang anong function, sa is it federal, is it regional government. So, iba't ibang function, tinignan namin whether it's infrastructure, whether it's health, whether it's social welfare, agriculture, at tinignan namin sa ngayon magkano ba ang ginagasta ng gobyerno sa mga functions na ito, at kung ililipat yung certain functions sa regional, paano yung magiging hatian? At tinignan din namin ano ba yung taxing powers na nasa local ngayon at ano pa yung pwede natin ibigay sa state governments para kaya nilang suportahan yung sarili nila. And then, tinignan din po namin yung kasi ang isang lumalabas doon, kapag pinagbalansin mo, eto yung bago nilang responsibilidad, ito yung cost of the new responsibilities, ito yung kakayanan nila na ipondokan yun. At makikita po natin, in almost all the regions, suppose we stay with the administrative regions, lahat ay may kakulangan na ma-experience. Ang pinakamaliit ay of course sa NCI, kasi sila ang pinakamayaman naman sa start with. Doctor, we're going to, we're leaning towards decentralization change. I think ang pinupush natin is federalism. But the question there is, ano kasi resources tayo meron sa pinupush for centralization? There is a question of resources. Sustainability po ba yan? That will really depend on gaano kalaki ang kikitain nitong sinasakupan dahil they will become independent. So, the structure is there, but paano po yung resources? Paano po yan masusustain? Doon sa dating sa piyat. Opo. Ang isa pong aming, sa mga pagbasa namin sa experience ng ibang bansa, ang sinasabi nila, importante na ang bawat regional government or state government, whatever you call it, ay mayroong saliling kakayanan na suportahan yung mga responsibilidad na binigay sa kanya. So, dapat, alam naman natin ngayon sa local government code, konti lang yung mga na-assign na taxes, real property lang, tax lang, at saka local business tax. Sa mga syudad, medyo okay sila, pero sa probinsya, sa munisipyo, ay kapahirap ang buhay. So, ang sinasabi namin, para mag-work in federalism, dapat yung ibang tax ay i-assign sa regional government.
So, ganon. But having said that, kahit i-assign natin sa regional government yung ibang tax, yung example is what we call a surtax on individual income tax. Ngayon kasi puro national yun, pupunta sa BIR, yung tayo nagbabayad, di po ba? So, sinasabi naman dapat part of that ay dapat tax ng regional government. Yung motor vehicle tax, yung rehistro sa ng mga kotse natin, yung registration fees, dapat regional government na lang yun. Kasi ang sinisira naman ng mga kotse natin ay mga kalsada ng regional governments. So maybe also some of the excise tax sa same products, alcohol, tobacco, pwede sa regional government, except that we have to change the way the tax is collected. Ngayon po kasi yung excise tax on alcohol and tobacco, collected ex-factory. Pagka ganun po, ang makikinabang lang ay kung nasaan yung mga factories, and most of that will be in Metro Manila or Regions 3 and 4. Those that have their own economic zone. O, yung mga ganun po. So, ang sinasabi po namin, siguro pag binigay natin yung taxing powers or sin taxes sa mga regional governments, it should be on the basis of consumption. So, it's a different way of collecting. Okay. So, may challenges din po yun. Okay. Babalikan natin si Dr. Rosario Manasan. Maganda ang talakayan. Pero hadaan natin si Mindanao. Of course, we talked about the Bangsamoro and then we go to the Visayas, yung feel nila. Okay, hindi naman natin yung feel naman ng Tagaluzon, particularly, of course, our region. So, yes, we have with us the NEDA Assistant Regional Director. We have Director Jade Aquino. Director Jade? Jade? Kumusta na? Kumusta na po mga Director Helen and Jade. Kami nagkakasalamat na. Dito na naman tayo, pag-uusapan na naman natin yung sort of counterpart ng federalism, which is regional authority for the Cordillera. So, of course, ang RDC was pushing for our autonomy here in the Cordillera. Now, that's right. The federalism is much bigger and mas malaki po siya. Pero ang interest muna natin is autonomy first before. Yeah, that's right. No? Kasi sa ating roadmap, yung bagong nating roadmap, which was approved by the Regional Development Council last January, we're saying that we want, of course, federalism is there. And, regional autonomy as our advocacy is also there. So our roadmap is to achieve regional autonomy towards federalism. Okay, so pinag-aaralan din natin yan. As a matter of fact, I would like to speak about the research portion. Totoo naman na napaka-importante ng mga pananamiksik para magawa tayo ng mga policies. Especially, we are with the RDC, the Regional Development Council, which lies policy-making body in the region. Ang NEDA at ang RDC ay naniniwala dyan ang kailangan natin ng research. As a matter of fact, na-related din sa federalism tsaka sa autonomy, meron tayo ngayong approved na research entitled Determining the Fiscal Viability of the Autonomous Region for the Cordillera. This is being funded by NEDA, Central Office, na makuha natin. Ang balita sa amin ay nakapasayang na ito. So, meron na tayong pondo for this, and very soon, we will be having the bidding process, which is being coordinated by Central Office. No? And we hope that PIDS can also help us with this later. Do they also fund local researchers? Yes. Pero this time kasi nakakuha tayo ng maliit lang naman na pondo sa Central Office ng NEDA. At ang isa pa na katunayan na pinapakalabahan natin ng mga researchers ay yung pagkandang ng pulse survey natin about autonomy naman. No? Because we want to look at the awareness level and the support level of our people to what we're advocating, which is regional autonomy. Right now, our fourth or fifth poll survey, which we do every 2 years, ay ongoing. And I think medyo natapos na, meron silang draft report ng ating nakuha researcher. Next week, ay present sa amin yung draft report. So, yung po ako na
sino pong kinomission natin na survey? Yung sasa po survey, nanunok research something na taga dito sa atin. So, kilala din nila yung mga provinces sa atin. As a matter of fact, when we went through survey natin, sila rin ang gumawa. At napakaganda nga dahil talagang na-identify nila yung mga areas in the Cordilleras which are in need of more IDC events para naman maintindihan nila what this is about is all about. Ang tagal na 30 years, no? Pero yung point yung about na, about 30 years na. Yeah, napakalit pa rin nung na mag-release natin na mga Cordilleras na nagtatanong pa rin ano ba yan. No, okay. Gusto ko yung tanong kay Director Jay, doon ba sa survey niyong pinatakbo, did you touch on something like federalism and decentralization? Or did we just focus wala on... Wala pa. Because we're trying to compare, kasi through time, kino-compare natin eh. Yung nga, level of awareness, alam na ba nila? Yung level of, kung alam nila, what is their level of support? Like, ask the question, if a plebiscite is going to happen tomorrow, how would you vote? Yung gano'ng klase. And we found out na, ano rin, na marami pa rin undecided, no? Ibig sabihin niya, may mga issues na dapat pa natin iiwanagin. Pero ang risk kasi dito, Ma'am Jade, first is nasa na po ba yung ating bomb nasa Kongreso pa po yan? So, March 20, di ba, ang aming apat ay anim pa lang. Anim na lang sila ngayon, no? Pero 7 sila noon. When si Congressman Maximo Talog was still with us, but all of our 7 congressmen filed HB 5340. Yun din yung act na establishing the autonomous region of the Cordillera sa Kongreso. So naka-file? Naka-file na siya. Ngayon, ang ginagawa natin ay yesterday, our SP Guard staff went to Congress and Senate to deliver our letters and the accompanying resolutions of the RDC, asking them for a meeting with the RDC Executive Committee. Sit down talaga. Para mo sabi na natin, hello, ano na nangyayari sa ating bill, no? And we are also coordinating with the Congressional Committee on Local Government, si Representative Acheron, para magpansinin na rin yung ating ano kasi pag wala tayong alliance building sa kanila eh, matutulog na naman. Just may pagkasabi. I think we should have legislative lobby group. Ano ba sa Congress, may sending pa po yan. Have you ever made or think of topping of course or hindi na tulong sa Philippine Institute of Developmental Studies in terms of policy making body kasi polisiya po sila and baka meron po silang mai-recommend? Siyempre naman kung anong tulong ang ibibigay sa atin na gusto natin, ang tatanungin natin eh, ang PIDS. Siguro po yung gaya doon sa mga mas technical na aspeto, yung fiscal viability, yes. Yan po pwede natin pag-i-study talaga. Kasi nandun po yung expertise ng PIDS. Yung mga mas political, siguro medyo mahina kami doon. Ayan. So may commitment na si Ma'am. Okay. We're looking forward to sit down with the Senate and Congress. Yes. With regards to... And we hope it's going to happen this year. Kasi tinatarget na natin, 2018, dapat maipas na yung act na yan. Yes. At magkaroon ng plebisito para sa 2019 budgeting, makasama na rin tayo. Yes. So, talagang ini-intensify na natin ang ating IEC, ang ating pakikipag-usap sa mga bodies na makakatulong sa atin. Kaya nga, gusto ko rin sabihin sa ating mga kababayan na pati sa Malacañang, nakapasok na rin tayo, no? July 18, we had a meeting. The Cordillera leaders had a meeting with President Duterte who somehow committed naman na iti-take up niya ito together with Bangsamoro basically. Kasi pag yung dalawang yun, yung uniqueness of our southern counterpart ay dapat ma-highlight dito sa ating bansa because yun na okay, thank you, Ma'am Jay. Yes, thank you, Ma'am Jay. Hindi, yun nga rin yung issue natin. Hindi naman issue, kundi yung
concern natin sa federalism, we know very well na federalism ay based on the capability of the state or group of regions at present to produce the revenues that would support the federal state, no? So, alam naman natin na ang Cordillera is one of the poorest regions as of now in the Philippines. So, because of ang ating tax base ay maliit, talagang gusto nating malaman if ever we go to that point, no, sa federalism, kung paano tayo magbubuhay. And at the same time, hindi mawawala yung ating uniqueness. Kasi yung ating resources ay identity. Naasagahan. Pero sana naman hindi naman poorest. In fact, marami po tayong mga teka namin indicators dito po sa Cordillera. Ang problema, yung buwis po, inililinig po sa akin. Yun na nga. Nalilis pa lang. Maisip natin maigi. Tama ba yun? Na isa sa mga pinaglalaban natin doon sa existing House Bill 5343 na sana naman yung especially our share in the national wealth taxes will be left with us na hindi na kailangan dalhin pa sa central at tapos hihingi natin. Dapat automatic na yan. Kaya kung may mga ng Makati dahil sa atin. Okay. Pinag-usapan po yung decentralization. Kaya naman yun yung mga meron po. Paano na yung gobyerno? Baka mawala ka. Kaya namin po yung kaibigan natin, no? From DILG. Would like to welcome, of course, Attorney Fritz Torqueza. Am I right? Yes. Attorney Fritz, una muna tanungin ko, ano ba ang extent ng decentralization among local government units? Well, yung extent po ng decentralization among local government units is, that is, kung ano po, yung within provided sa local government po, only to that extent. Kasi po, when we talk about decentralization, there is actually two aspects on that. The first one is the concentration that is on the administrative side and the region that is on the political side. However, we have to know po that before the enactment po ng local government po, hindi po masyadong empowered ang local government units. So you're saying that they are not yet ready then? Probably, ma'am, because there are a lot of factors then to consider. But the passage of the local government code, there was decentralization, no? Political. It's a major step. Yes, actually, the passage of the local government code is a landmark legislation, no? Which really espoused local autonomy for the local government. So they were given more powers when it comes to the local government. And in terms of challenges, sa ngayon, at the struggle moment, pa rin ba? At the moment, ma'am, there are certain struggles. Well, on this one, let me just say, ma'am, the struggles of decentralization, actually, ma'am, there are actually certain powers, no, that is already settlement as a local government. But it's just that we have to be capacitated our LGUs on how to properly exercise those. Still, yung sa pamimili po ng programa at saka services, kailangan mas ma-active yung LGU at sa part-time. Ma'am, ang tatanong ko lang sana kasi si Sir DILG, tungkol pa rin sa decentralization, whether it be federal or autonomy. Pag binanggit po kasi yung political, and ito pong sabi natin na one force is a political dynasty, which is a very critical ang DILG. You have, of course, pagdating ko sa kapulisan naman, meron po tayong mga armed groups, meron po, how are we going to control, or how are we going to manage this once it pumasok po tayo sa federal and autonomy? It might abuse it, hindi pa pwede mo yung people. Well, okay, let's just go with yung sa aspect of the political dynasty. Of course, I cannot give any details on that, on how it should be, but we are advocating that it should be more clear when it comes to the federal constitution. When it comes to police force, man po, as you mentioned, of course, the federal government will still maintain a one-armed force
it will maintain the national police force, hindi po magkakaroon ng other groups or alcohol. So there's some unity in that. Gusto ko lang kung dumagdag doon sa tanong niyo about political dynasties. Sa mga pag-aaral po sa ibang bansa, no? Ang isa pong sinasabi nila ay para maging successful ang isang federal form of government, may dalawa daw pong preconditions. Yung isa ay strong party system na nagsasanction sa na mayroong organizational discipline. Sa madaling salita, walang political butterflies, walang balibing na pag kung sino ang nasa pwesto, lilipat lahat doon. At dapat daw kung siguro mas maganda kung may support political parties para hindi sila beholden doon sa mga economic powers, whether they are national level economic, malalakas na economic pamigan na nagko-control talaga sa malaking yaman. At yung isa ay yun nga kung political dynasty, na dapat mas inclusive yung participation ng mga tao sa proseso na pwedeng tumakbo kahit sino, hindi at pwedeng mas malaki yung chance niyang manalo. Hindi lamang yung mga parts of political clans ang kayang manalo. Importante daw po yun, importante sa pagiging successful na federal form. Otherwise daw po, malaki yung risk na makakapture lamang nung elite yung gains from federalism. So isa po yan sa mga lumalabas sa aming, of course, kasi hindi pa tayo federal, hindi natin masasabi. Hindi pa natin na-try. Pero sa ibang bansa po, yan po yung sinasabi. Okay. Ano, ano po ang mag-jade ng makapasabi po natin doon sa political dynasty, of course. Nakaka-apekto ba yun sa campaign on autonomy, yung political dynasty? Ano yun natin? Actually, nung una, one of the reasons now, according to the studies, why the acts, the two Republic acts, organic acts were not voted on, it's because of the existence of political dynasties, very strong political personalities, no? Na akala nila pagka nag-autonomia, all the more na mag-strengthen yung mga families na yun. So our publics really listen to our leaders? Yes. So sabi nila, kailangan daw, of course, the usual na malinis, matapat sa bayan, talagang public service is public trust, no? So, sa atin kasi, whatever the form of government we will be having in the future, kailangan naman talaga we have very, very clear policies on how our politicians should manage our affairs in the government. Pagigyan mo rin natin si Atty. Prince. Yes, anything more to add? In addition lang po dun sa anti-political line, there are a lot of considerations. Some of our leaders and some of our considered legal luminaries, it should be studied well on how the political dynasty issues or legal, if there will be an anti-political dynasty provision. And if ever there should be this provision and the federal constitution should be changed or charter, it should be self-executing. Hindi na po dapat na kailangan pa ng passage ng law for it. Okay, balikan po ulit yung decentralization. Ano bang steps that our DILG na ginagawa para ma-implement talaga yung, ma-strengthen yung implementation ng decentralization in our country? Yes po. The DILG po, as the agency that na nag-oversee po sa ating mga LGU, ang aming po ginagawa is kinakapacitate po natin ang mga LGUs, ina-assess din po natin sila. Maatuloy ba talaga sila? Binibigay po tayo. Well, for starters po, like for example, if you really elected, we really encourage you to come and attend your orientation. Dito sa MAR, how would you rate their participation? Well, they're very quite active naman po. And we have quite long?
Like for example, na for just one aspect of the kabarangay na hearing natin na ano, when it comes to the program na attached sa aming department, very active po, like for example, Barangay Inyanda. So that's, on that basis alone, you can see that since they can see that this from the barangay level, yes, no, it's very active, they're encouraged. That's why, the word, but I think they are very active. Okay, tanongin ko na si Attorney Prince. Yes, Attorney Prince, napapag-usapan na ba ang our LGUs, ang shift, possible shift to federalism? Yes, ma'am. At gaano kalawak ang kaalaman tungkol sa federalism? Alright, beginning of this year, ma'am, there's been already campaign on federalism, but it's not a very extensive campaign. We just want people and the constituents of the and the LGUs that there is an ongoing proposal for the shift of the form of government. So at current, ma'am, the campaign just involves on the theoretical side of federalism. There is no framework to talk about or the nitty-gritty details or the structure to which they can really see how it is going to be implemented. There's wala pa po sa ganun. And at this moment po, ma'am, up to till December, what we want is to increase the awareness of the people or at least the LGUs to 43%. No? So our target, the CAR alone is 510 barangays. In your campaign, in your conduct of IEC on federalism, do you do it side by side in our pursuit for regionalism? Yes, definitely. Because when it comes to federalism, CAR has a very unique situation. So, of course, we are advocating actually autonomy first towards federalism. So, autonomy before federalism. We support the security region. That's true. No? Ang hindi niyo susunod ko sa ng tanong, kasi kaliwat-kanan na po, no? Pagdating po ng IEC sa federalism, halos buong Pilipinas po talaga ang prosigido na i-push po ito. How does the RDC, the Regional Development Council, the Regional Line Agencies, how receptive pagka pero usapin din yung federal? Sandali, bago federal, hindi mo pa mga nila. Kaya ba mag-jade? Sampo ng mga agencies dito. Huwag mo ng federal, mag-usap mo. Hindi naman huwag mo naman. Pero agree. How is the reception of agree. Ang feeling ko naman, plano naman sa atin, sa mga ating IEC speakers, sa RDC members, na gusto natin ng regional autonomy. Pero kung darating ang federalism, tatanggapin natin yan. Parang galing yan eh. Kung meron na, sabi nga ni Attorney Prince, wala pa kasi walang pag-uusapan ng ganunong tagib dahil wala pa. There is this concept already. Yes. And what then you interested about it? Kagaya yung sinasabi ni Attorney Prince, kasi ang ginawa natin sa mga modules natin sa IPC for autonomous region, for the Cordillera, sinama na natin ang federalism. The theoretical definitions, what we can do, etc. Et oh, tanungin natin si Director Jake. Sinimulan mo yung definition para maliwanagin natin. I-define natin what federalism is and what is Cordillera Regional. Actually, pareho. Because it talks about hindi na si Pilipin pareha. Hindi yan. Kasi pag pag-uusapan natin ng autonomous region natin, as we are advocating, pareho, ang local government code or ang powers ay pareho pa rin. The LGUs will be independent from each other. We will still be, our local governments will still be receiving the IGRA. Ganyan, ano? Which will happen in an autonomous region. Ang regional line agencies natin will still be existing and will be supported by the national government, but we will have additional funding. Yun yung autonomous region. Pagka tayo naman ay naging federal na, bahala ka na. Parang on-on na talaga. So gusto muna natin, tsaka pagka autonomous region, talagang maaalagaan natin yung uniqueness natin as a region of
majority indigenous peoples na merong unique culture at unique na pangangailangan. Yun, ano? Pagka-autonom mo sa Diyos. Pag pwede lang kasi at tayo na isama sa isang federal state composed of The other regions, one, regions two. So we will just be in the other category. Baka mahihindi ka dyan. Pero kaya. Pero parang yung zone, tama. Parang balik na doon sa... Pero zone kasi yung federal. Parang nangyayari. Okay. Proposal. Kaya nga wala na kasi wala yung struktura. Hindi na yung usapan. Kaya hindi natin masabi kung ano yung magiging advantages at disadvantages. Okay. Sige po. Sa definition ng federal at saka yung more decentralization, yung pwede po kasi i-amend natin yung local government code at maging mas palawakin ang decentralization. At pwede naman din tayo mag-shift sa federal form. Ang primary difference po nung dalawa na yun, ang yung doon po sa more decentralized lang na hindi federal, yung kailangan na natin ay batas. At ang sinasabi sa batas, papalawakin ang powers ng mga local governments, bibigyan sila ng more taxing powers. Almost the same thing na gagawin natin sa federal, pero ang difference is pag nag-federal po tayo, kailangan natin ng constitutional amendment at kailangan yung division na yun ng powers ay nakasulat sa constitution. So, yun po ang unang-unang difference eh. Because, and, well, addition lamang po, dun sa federalism, basic lamang, there are the structure, in theory, there is a central government, and there are the state governments. That's just how it is. And in relation nga dun sa sinasabi ni Pangano, dun sa expansion of decentralization, why not just expand the local government code, if that's actually you're saying, and why change the charter? Well, in relation to what's sinabi na ni Mama, no? If you will expand the local government code now, there are more chances still, mas madali pa rin siya ma-amend. What we want kasi here, we advocate local autonomy, and there should be a constitutional guarantee. Ito yung sinabi ni Mama is yung sa constitutional amendment, it's more tedious in process, and mas yung deliberation when it will be amended is more extensive. Pero yun nga, ang advantage ng party here, yung pursuit, the region's pursuit for regional autonomy, because it's already constitutionally mandated. Yes. In our, yeah. Yun nga, sa ating present na constitution, ang naman nalagay sa Article 10, no? Section 15, na magkakaroon tayo dapat ng Cordillera Autonomous Region na at ang isa pang region dyan ay ang ARM, di ba? At nagkaroon na nga sila, pero ngayon mas gusto pa nilang palawakin through the DPRM. Tayo, hindi pa tayo nakakarating sa ganung punto, pero sana nga, 2018 ang ating target. Hindi okay. Sana, you claim it. Let's claim it. Ladies and gentlemen, from the autonomous region. Si Director Jade ang candidate. Okay, bago po namin tawagin yung ating mga samahan sa media para tumag ano, itanong ko lang po si Doctor. Kunwari lang ako, hindi ko alam kung correct me if I'm wrong, Doctor. Ang autonomy, kumbaga, is our region, Cordillera. Pwede po ba siya maging federal? Instead na baka may mga kasama po kami ibang region, federal na lang. Cordillera Autonomous Region in a Federal Form of Governance. Pwede po yun. Depende sa usapan ng buong bansa. Kasi sabi nga po, sa lahat po ng discussion na yun sa federalism, wala pa po kasi klaro na pagkahati-hati ng Pilipinas into state or regional governments. Si Senator Pimentel, sabi niya, 11, doon po natin nakita yung Northern Luzon nakasama ang Cordillera sa Regions 1 and 2. Bali, tatlong regions po kayo nagsirama sa Northern Luzon. Pag yun po ang nangyari, siguro po ito yung masaya. Kasi bang talagang magdadefute yung ano nyo, yung claim nyo to autonomy, di ba? So, pero sinasabi din po naman,
ng maraming nag-aaral, even Senator Pimentel sa isang forum na nalingin ko sa kanya, sabi niya, a suggestion lang naman ito, pwede pa itong pag-usapan at i-negotiate. So, hindi naman po yun written in stone. Okay. Pero pinag-uusapan, hindi na mahirap na. So, dapat i-abandon rin natin ang being autonomous region already. In a federal state. Actually, kaya nga sinusunod natin ang autonomous region ng Cordillera now para pag dumating na yung usapin ng pagiging federal state ay ma-grace natin yung concern natin na pwede nga ba yun. Na because autonomous na kami, pwede bang autonomous region in a federal state? Okay. At last, mga kasamahan natin sa media, sa kanilang tanong, we'll start with... Okay, so tawagan natin si Isti Zabot, ng Philippine Agency. And of course, we are, doon sa ating mga televiewers, kung gusto nyo po mapanood yung live, itype ko naman po ang Philippine Information Agency, copy yan sa Baguio, no? At para mapanood po kayo yung live. And of course, pwede rin po kayo manood sa www.facebook.com/PIDS.ph. At pwede rin po ninyo kami sundan sa Twitter for the proceedings of our family. Okay, Lisa? Magandang umaga po sa ating mga panelists. Yung first question ko para kay Dr. Manasan. This is your last stop for your good mental activity. Meron po ba kayong nakuha ng pulse ng mga Pinoy sa federalism sa mga lugar na nalulukahan na? Wala po kami nakuha because we were really not doing any sensing. Except doon po sa annual public policy forum sa naginanap sa Ortigas Pasig noon. September 19, and I think that's very informal. I'd rather not refer to that. It's unang-una, hindi naman siguro representative yung mga nag-attend nung forum na yon na sasabihin natin na i-represent nila lahat ng grupo sa ating bansa. Medyo ibang grupo po siya. So, no sensing yet. But based on the questions of people or public that you have encountered, geared towards po yung, ano yung slot? Ang unang-una po kasing tanong is, ano ba yung form yung federalism? Kasi siyempre po, bago na, kahit naman po siguro sino sa atin, bago natin masagot gusto mo ba o ayaw mo ng federalism, muna mo itatanong eh. Unang-una, ilan bang states? Ano ba yung mga states na yan? O regional governments? Ano ba yung division ng power? Sino ba ang magtatas? Paano kung mahirap kang... Ito po ang isang magandang tanong. Paano kung ako ay taga Region 8, isa sa pinakamahirap na region, at naging federal, eh paano po kami mag... Lalo po ba kami hihirap? O para mag-survive? Kasi nga po, ang parang... conventional wisdom is kind magiging kanya-kanya. Pero gusto ko lang po to touch on that a bit, na on the contrary, depende po kung paano i-design yung federal form of government. And again, this is depende kung paano i-design, kaya importante yung model. Dapat pwede naman po magkaroon ng tinatawag na equalization grants. Meaning na yung mahihirap ay talagang aalagaan. Hindi yung pababayaan mo sila na problema mo kung mahirap ka. Yung fiscal equalization. Yung po fiscal equalization ay very, very important. So, pero dahil nga po wala pa tayong nakikita ng hugis ng federal form na yan, hindi pang napapag-usapan masyado. So, wala po yung mga tanongin na paano kung mahirap ako? Yung mayayaman, okay lang sa kanila. And then, of course, yung isang tanong ko among governors is, totoo po ba na mawawala ang probinsya pag nag-federal form? So, sa isang pong pulong ng League of Provinces na na-attendan ko, ang sabi po ng isang governor ay, autonomy is primary, federalism is just secondary. So, ito po ay... hindi ko napapanalalan kung sino yung governor nila.
Rosario. Pero very strong siya sa pagsasabi mo. So may mga ganun pong mga lumalabas na pulsing. So, pero yung pong barangay level, hindi po kami nakakarating sa doon. So hindi ko po masasabi. Ito po yung sa iba't ibang sektor na... Wala yung identity natin. Sino po ba ang dapat mag-create nitong form of ng federalism? I believe meron dapat mag-create a committee for that. Kung saan na po may na-create po ba? Ano may ginagawa nila? Kasi po, as sabi ko na, para po tayo maging federal, kailangan ng constitutional amendment or even a constitutional overhaul. Kasi maraming maiiba eh, in the way the different levels of government relate to each other. So, ngayon po, ang alam ko pa lang na nag-uusap tungkol dyan ay isang committee sa House of Representatives na yun nga tayo, alam yung pangalan, I think it was a Constitutional Review Committee, parang yun yung susulong yan as for us, yung Constitutional Assembly. Pero even there, parang pinag-uusapan. What's your take on doon sa sinasabi ni Ma'am Jean kanina or yung stand ng Cordillera Region na autonomy before federalism? What's your stand? Ano mong viewpoint niyo doon sa autonomy before federalism? I think from the perspective of the Cordillera, of CAR, that is a very reasonable stance. If the objective is to preserve the regional identity. Kasi ibang-iba naman po talaga yung Cordillera, culturally, linguistically, at saka yung ethnicity na dapat ma-preserve. Plus even the terrain, ibang-iba po siya. So pag po siya sinalo natin agad, parang baka malunod. Pamuli na po para kay Attorney Lopez. Sir, yung nabanggit kanina na asa na siya? We need to further capacitate the LGUs in this region. Dito sa sinasabi natin, whether it's autonomy or federalism, kasi meron tayong decentralization. So dapat handa yung mga government officials natin to handle yung affairs ng kanilang mga respective areas. Right now, meron na bang activities geared towards this direction? Yung sa federalism, what we're just doing is having our brochures, we're doing consultative meetings and dialogues to hear their issues and concerns and for us to know whether they are already able or not to handle the transition. And of course, definitely right now, ang pinaka-part lang ng department namin at the moment is just on the awareness part as of the moment. But definitely what we're advocating is it's the same, giving a community report that we want. And that's what we're trying to tell the LGBTs. Okay, thank you very much, Lisa.
Tawagin na natin ang susunod na magtatanong, si Ms. Jane Cadalio of Baguio City, followed by Jimmy Bermeo of the Baguio Correspondents and Broadcasters Club. Jane. Good morning. Thank you, Mayor Weeks. May I deviate lang po sa topic ng decentralization and regional government po? Kasi I was reading the book or the research. Ang PIDS direction is towards investing in disaster risk reduction for our resilient Philippines. And it was mentioned there that you have conducted several researches. Ma'am, could you update us kung ano yung mga results ng mga studies that you have conducted on agriculture or yung sa mga how resilient or ano yung factors that reduce the resilience of communities? Ito sa good point, medyo hindi siguro kompleto kasi hindi ito yung area ko. Kasi yung disaster resiliency, ayan yung topic last year, and another research fellow is in charge of that. Based on yung mga internal forums ng PIDS, isang nakikita kong tinitingnan nila ay yung agricultural insurance. So, inaral nila yon, I think may study na yung mga recommendations na kung paano makakatulong at papahusayin pa yung agricultural insurance na meron na tayo ngayon para makatulong sa ating mga farmers pagka may bagyo, paano sila makaka-claim ng assistance. Yung isa din tinitingnan nila ay kung paano pagagandahin yung paggamit ng DPRM fund, both the local and at the national level. At the local level, syempre, medyo mas gumaandar yun eh. Mas normal yung pag-andar ng LDRRM fund. Pero sa national kasi, medyo for the longest time, hindi calamity fund pa nga ang tawag natin rather than LDRRM fund. No? At yung isang nakita doon sa mga studies is medyo may mga bottlenecks in accessing the fund doon pagka nagka-disaster, mahaba pa daw yung proseso pagkailangan ng isang lugar, kulang siya, malaki yung nangyaring disaster. Tapos hihingi siya ng fund doon sa national fund, mahaba yung proseso. And so the part of the policy research there is trying to figure out how to shorten the process while maintaining the integrity of the fund. Ano po yung common na problem na nakita doon sa mga research? Is there a common, kumbaga, glitch na nakita niyo doon sa all of the researches that were conducted? Aside from, of course, mahaba yung process that they have to undergo, lots of, kailangan marami silang lampas sa mga bureaucracy pa before they could details. I'm sorry, hindi ako nagbubuhan ng study. Anyway, ma'am, I just need a quote kasi bakit kailangan ng shift into disaster resilience? Sa research ko, ano po ba yung significance ng shift na yun? Ang kasi last year, tema nung development policy research ay importante yung resilience sa pag-umlad ng bansa. Kasi kung walang resilience, we are, the Philippines is, I think, the third most vulnerable country in the world in terms of disasters. So, talagang importante sa Pilipinas na maging resilient ang bawat sektor. From agriculture to the business sector even. At kung makikita natin yung experience ng mga lugar na naka-experience ng huge disaster, sabihin na natin, Marikina nung nagundoy siya, of course, Leyte and Eastern Samar nung Yolanda, hanggang ngayon hindi pa sila nakakabangon. So
So, and yung pagbangon problema pa, and much more so yung patuloy na pagbilang. Okay, ma'am. Thank you, Pop. Thank you. Thank you, James. So, tawagan mo natin si Jimmy, Brother Jim, and susunod po dyan si Antwikidatol ng Interaction TV 5. Siguro yun na yung tanong doon dahil gusto natin i-decentralize no, to eliminate, of course, bureaucracy. Kaya tama yung sinasabi ni Ma'am Jade, magpapalagin na tayo para magpadali yung basic delivery of services. Okay? Thank you very much, Mings, at Ma'am Ellen. Medyo tutumumunta na yung DLG Baguio. Can Miss Ma'am Evelyn bring that? No, wala siya. We have attorney Fritz of the IOG. Medyo may nandinig ko kanina, ma'am, sa design issues dito sa level of awareness itong attorney. Can you give us an approval itong mga undecided issues ng mga tao kaya hindi na i-push through itong attorney for quite a long, long time? Parati natin pinupus itong attorney. Eh, para malam ko natin at resolve ko itong issues na ito. I think when it comes to the awareness and autonomy, it's more appropriate for Ma'am Haneda. Yes, sila po yata yung papasok. As a poster, yung po sa lumalabas, ang isa nga nating fear dyan, yung baka hindi natin makayang isuporta. Yun yung isa eh, na baka hindi natin tayo isuporta pag tayo naging autonomous na. Kasi nga, ang iniisip ng iba, pag tayo yung, pagka sinuporta natin yung HB 5343, yun ang ating naging kind of constitution for the Filipinas autonomous government, eh hindi na tayo bibigyan ng gobyerno ng national government ng pondo para isulong pa rin yung mga region-wide projects na galing sa national government. So, ang sinasabi natin, yung ating HB 5343 ay ma-retain pa nga yung mga yun para magkaroon din ng kapanatagan ng kalooban ng ating mga magkuboto na hindi tayo papabayaan ng national government kung ito yung isusulong natin at maaapuban ito. So, yun yung isang fears. Baka hindi natin kaya. Baka lalo tayong maghirap. Baka instead na second from the lowest tayo in terms of development, maging first na tayo sa baba. Yung mga ganong klase. So, ang sinasabi natin, hindi. Hindi katulad ng federal state na talagang yung kung ano yung revenues ninyo, gastusin nyo, probably may share pa nga ang national government. Pero nasabi natin kayo na maganda na may equalization policy para yung mas mahihirap at magbigyan din ng subsidy or ng tulong from the national government. Pero yung aming sinusunod na autonomy, wala tayong lugi. As a matter of fact, during the first 5 years, meron tayong pondong maasahan sa gobyerno. Hindi bigay lang. Hindi bigay lang on top of what we are receiving in terms of ERA, in terms of regional line agencies, budgets. Yung mga ganyan. So, walang lugi, in other words, no? Para yung beneficyo. Aside from that, mapipermanente na natin yung ating regional identity. Remember, until now, for 30 years, we're the Cordillera Administrative Region. And it was created to prepare this region to become an autonomous one. Hindi pa natin nagagawa yun. So, sabi nga, anytime, pwede tayong mawala. Anong mangyayari? Yung mga probinsya natin, babalik sa regions 1, hindi ko. So, lalong mawawala ang identity ng Cordillera. Eh, ngayon eh, hindi na nga, well, pwede kang pumunta at ipugaw pa. Anong tawag doon? Oy, ipugaw. O kiyaman, or ganan, ano? Pag ang mga tayo, oy, buntukis, mga ganyan, ano? Oy, bengget, iburot, ganyan. Pero ngayon, pag sinabi Cordillera, you can come from any of the provinces. You are a Cordillera. You are a Cordillera. Hindi na kanya-kanya ang hindi na by tribe ang identity natin by region. And when we become autonomous, it will become a permanent regional identity. Di ba kaganda? So yun yung mga sinusulong natin na kaigihan kung magiging autonomous tayo. Meron pang iba. Pag autonomous na tayo, mas mabibigyan tayo ng independence. Hindi naman total freedom, no?
to craft our own policies. As of now, there are a lot of national policies that are not working well for us as a region. Halimbawa, in terms of project costing, road construction. Ang road construction natin sa Cordillera, napakamahal po. Di ba? Kasi nga naman, magkakal ka siguro sa mountains, gagawa ka ng pagbabagsak ka ng tubig galing sa mountains, slope protection, ang dami-dami niyan. So, mas mahal tayo kumuha ng roads. Pero dahil ginagamit ang national government planning standard, posting standard, kung gano'ng karaming haba, yung kilometers yung kinakailangan natin, yung cost na ginagamit sa baba, sa lowland, yun din yung ang ginagamit. So, natatalo tayo. Sa totoo lang, tayo sa region na ito, ang may pinakamababa pa rin. Lumaki naman na yung paid roads natin, pero until now, kung i-compare mo sa ibang regions, tayo pa rin yung may pinakamababang porsyento paid national roads in the pero teka lang, isegway ko lang yun, Dr. Manasan, tungkol sa allocation of financial resources sa iba-ibang level ng government. Bakit importante yun? At ano po ang guiding principle dapat sa pag-a-assign ng taxing power? Una-una na, sana ang bawat, whether local government or regional government, ay mayroong taxing powers na medyo significant, hindi naman mataas yung siyado yung dependency of transfers gaya ng iba. Kasi nga, lahat sila napakataas ng dependency of the iba, parang nawawalan sila ng insentibo na magtipid kasi hinihila, nawawalan sila ng incentive, yung accountability to the local constituents. Kasi parang yung constituents, wala siyang binayad masyadong ng pwes sa kanyang lokal na pamahalaan. Parang wala siyang pakialam kung hindi ba maganda yung pamamahala. Ang tingin na lang niya, nagiging personalistic eh. Natulungan ba ako ng mayor ko? Hindi, kasi wala siyang binabayad na pwes eh. Walang state. Walang state in government. So, importante yun. Pero, gusto kong ulit-ulitin yung equalization eh. Kasi ang hirap talaga na sabihin natin whether it's greater decentralization or a shift to federal form na walang equalization. Kasi napaka-uneven ng level of development ng ating mga regions na ang NCR regions 3 and regions 4A, 60%, more than 60% ng GDP ay doon ang gagaling. So, kung iisipin natin na yun ang tax base nila, the 60% ng pwede makulit ang buwis ay nasa katalaga. Ay mayroon. Yung 40% that remains, pag-aakilan pa yan ang ibang mga regions. So, kaya ipagawin yung may equalization. And for there to be equalization, dapat meron ding central government na magmamanage yung equalization. Kasi mahirap isipin na, although nangyari, isang bansa lang ang may pamamaraan na yung mga nakokolekta ng mayayaman ay ibinabalik nila to a pool at yun ay pinamamigay sa mahirap. Sa Germany lang may ganon na sabi nila napaka-strong nung sense of solidarity. Na yung mayaman, eh sa atin hindi ko alam, kaya, pero importante yun kasi talagang lagong magiging mahirap yung mahirap kung walang equalization. Ma'am, pag-uling katanong, ano, pag sakaling maging autonomous itong mag-provide ng autonomous sa region sa Cordillera, ano pong pasabilidad na itong national wealth tax ay maano na, didiretso na sa local government at hindi na pupuntahin itong mga posts, provinces or towns dito tulad sa mining mo. Pwede lang sa Makati pa yata yan. Ano ang possibility na mangyayari yun? Iboto na natin ang autonomy. Support na natin ang 5343 House Bill. Ayun na. Andun yun. Thank you, Bob. Okay. Thank you very much, Brother Jim. So,
Tingin natin yung mic siguro kay Dex ng... Aldrin. Si Aldrin. Ay, si Aldrin. Ay, si Aldrin. I'm sorry, Aldrin. Aldrin, okay. Aldrin, paano lang ako ng isang tanong, ha? Mag-doon sa federal ba? Wala na itong... wala po yung sabihin ko niyan. Wala na pong hawak na central. And kung federate na po yung mga region. Wala na po ba tayong central? Ay, meron po. Meron pa? Meron po. Okay. Ang tawag po ay federal government. Ayun. Naimbag ng sabal ni Roman. Muna, buto ng mina. Gusto ko yan. Isang tanong lang po. Magkakaroon po ba tayo ng isang parang comparative study or research yung magkakaiba ng federalism and autonomy yung sa aspect ng fiscal, ay yung financial benefits niya sa mga taga-Cordillera. Isang research, kung ano ang makukuha ang benepisyo ng mga taga-Cordillera kung nasa federal form of government. Kung isa, yung benepisyo makukuha ng mga taga-Cordillera sa isang yung kung ano yung mayiging benefits natin, nakapropose na yon sa House Bill. Nagawin yun, nabilang na natin yon. So, meron tayong ganon. Yung research na sinasabi ko kanina, determining the viability, the fiscal viability of the Cordillera, if we become autonomous, yun yung isang research na sinusulong natin. Na pwedeng makumpisa na ngayon, pag-i-visit na lang po yung mga interested na mag-build doon sa central office website namin. No? Tapos, yun nga, nasa ililigo namin yung 435K, ang lahat yung mga financial benefits na gusto sana natin makuha. And we hope na yun ang maisulong at maapuban sa Kongreso at sa Senate. Siguro po, bago magkaroon ng ganong comparative study, ay sana makita na rin natin kung ano yung sinusulong na forma ng federalism na na-take up nila sa constitutional convention or constitutional assembly. Pag may nakita na po natin doon kung ano yung forma noon at kung ano yung mga powers at taxing powers na binibigyan, pwede po natin ipumpara dito sa House Bill or Authority. Oo. Na isinusulong for the autonomy of the Cordillera. At pwede natin masabi, pagkatapos yung pag-aaral, na mas mabuti ito or mas okay dito sa kabila. Doon pa lang po natin malalaman. Kasi ngayon po, parang alam natin kung ano yung House Bill 5343, pero hindi natin alam kung ano yung shape nung isinusulong na federalism. Yeah, ma'am. Okay. Thank you, Aldrin. Siguro bigyan na natin ito kay Dexter, yung susunod kong tatanong from Manila Standard, Herald Express. Paano na lang, ako na lang ng mic. Okay, so habang tinabot, ma'am, yung sa federal, malamang may na-form na kahit na paano. Pag nag-federal po ba, wala nang support ng the national government compared to course to the autonomy na meron pong suporta ang ating national. Meron pong support ang hindi lang po malinaw pa kasi nga hindi pa decided is magkano yung support na yun. At saka sa inyo po, na-compute mo na yun. No? So, nandun na sa inyong proposed bill. So, yun po, pag-uusapan pa, magkano yung support ka, paano ang hatian, mas talaga bang bibigyan ng kumbaga, affirmative action ng mahihirap na probinsya or mga region. Yun po, pag-uusapan pa lahat eh. Okay, thank you, Doctor. Dexter? Thank you, Mama Helen and Dr. Mix. Follow-up questions from Moms to Dr. Manasan. In your studies and consultations, were you able to pinpoint relevant issues confronting the quest for federalism? To some extent, may we know opo. To some extent po, opo, sa pag-aaral at saka sa pakikipag-usap sa mga iba't-ibang nag-aaral din ng federalismo. Yung unang-una po is that the success of federalism depends on the design. Yun nga po yung, ang ibig ko po sabihin ng design niya, anong format ba talaga ang itsura niya? Kasi parang ang federalism po, napakaraming format pwedeng i-take. So, unang-una, ilang region.
paano maghahati, meron bang non-use-one o nandang pa ba yung card? Very relevant to card. Paano ang hatian ng functions? Ano, sino ang responsible for what na level of government? Paano ang hatian ng taxing power? So very important yung design. Yung isang tanong, I think, na medyo political is, meron bang second chamber sa national legislative? And sa lahat po ng bansa na inaral namin na federal, importante yung second chamber kasi doon nakakaparticipay yung mga representatives from the regional governments in national level policy making. At sa ibang bansa nga po, it is in the second chamber na may veto powers yung regional representatives para mabantayan nila na yung national policies hindi naman kokwas magiging contradictory to the objectives of the regional government. So isa po yun. Ikalawa is yung preconditions na tinatawag nila. Again, ito po ay base lamang sa aming review of literature na sinasabing the preconditions for successful shift a federal government or successful federal government are two, at least two. One is low and barrier to entry of people to participate in the political arena. Translation, walang political dynasty. Yung ikalawa is strong political parties na hindi beholden to the machinations of the economic elite. Translation, may party system na hindi, walang nagbabalindingan masyado. So yung, at may electoral reform na, so hindi kailangan manghingi ng pondo sa pagkampanya at maging dependent ang political party to those who hold the economic power. So yun po. Mix ba walang balindig? I will follow through your last revelation. The government will fund the political campaign. Are we mature for that? Are the Filipinos mature for the electoral reforms? The government will fund the political parties? Siguro po. We have to take that first step. Kasi hanggang po ang mga political parties or the political personalities, kasi po right now, hindi naman po siguro natin masasabi na that we have strong political parties na very klaro yung differences sa kanilang platforms, di po ba? That people are actually voting on the basis of platforms rather than on the basis of personalities. So pagka ganun po na personality ang tinitingnan, talaga pong napaka-dependent sa mga tumatakbo sa public office on sino ba ang nagpopondo sa kanilang kampanya. So importante po yun as a first step. Whether we are ready, we will always not be ready. But when you're there, we are ready. Yes. The president has always been voting for the France model, based on the gatherings of federalism. Actually, there is no ideal federal. The form depends on the prevailing situation in your country. May we know what's in the France model that could be applicable to us? Yung po kasi France ay hindi federal. I think baka po medyo taken, well, medyo, kasi po yung sinusunod ni President Duterte is a semi-presidential parliamentary federal government. Ang France po ay semi-presidential parliamentary, pero hindi po siya federal. So baka po yung reference niya to France ay more in the aspect of semi-presidential parliamentary rather than federal. Sabagay, the form will depend on the decision of the members of the government.
May we go to the equalization. We came through with the study. Ang pangalan nun, Bang Jim, till Attorney Malacaso, who presented the setup, the viable divisions of the country will only be 5 federal states, because we need 202 billion. 214. Now 240. That is based on. That is based only on public infrastructure to run an autonomous federal state. May we know your take about this, Mami? Hindi po ako makakapagsabi kung ilan talaga yung magandang numero. Pero unang-una po, siguro just arrange, the higher the number of regional governments, the more costly it is. For instance, po, tinignan po namin yung comparing 12 states as proposed by Senator Nene Pimentel and 17 states na pinafollow yung regional governments. Then again, this also depends on the number of legislative members, the regional assemblies. The cost of, just the bureaucratic cost, meaning meron kang governor, vice governor, meron kang mga senators at the level of the regional governments, can be at least 30 billion. At mas mataas kung mas maraming regional governments. But at the same time, according to the literature, yung mga pag-aaral ko sa ibang bansa, pag daw po masyado naman konti, as in dalawa lang, yung regional governments, ang tendency daw po ay eventually maghiwalay. Kasi parang dalawa lang sila, mas madaling ano na lang tayo, galit-galit na lang tayo. Yes, and going through yung sinasabi mo kanina, equalization provision in the federal constitution, do you think, ma'am, na the rich states will can stand subsidizing the less developed states for a long period of time? Yun ang isang problema naman. Totoo po yung kasi nga po doon sa aming forum last week, where ang isang presenter namin ay si Doc, baka kilala nyo, si Doc Meyer, who used to be a consultant in the Philippines ng GTSEP, and who's still here, and he's a German. Sinasabi niya na, kasi sa kanila lang nga yung model na yung mayayaman, yung tatlong mayayaman na landers na nagko-contribute para ipamahagi dun sa mas mahihirap na landers, pirmi daw po yung may mahabang diskusyon at pirmi may threat na parang ayawan na yung gano'n or pinanghihinaan ng loob sa pagsasubsidize. In other countries po though, hindi direct yung pagsasubsidize, but it's the equalization will come from a pool of funds na parang ngayon din, yung parang Iran na nanggagaling sa collection ng national government na dinidistribute to regional governments. But what it means though is that hindi natin pwedeng sabihin agad-agad na 80% sa lokal. Nagigilig po natin ito madalas, 80-20 ang hatian. Hindi 60-40. Hindi po pwedeng sabihin agad na 80 sa inyo, 20 sa amin. 80 sa amin, 20 sa inyo. Kasi pag ganun po, baka po na mawala yung equalization pa. Kasi ma'am, green card, talagang era dependent lahat. Except for, Baguio na 40%. Anyway, yun na, follow-up dun sa questions kanina. So, in the timetable, ma'am, kasalan, 2022, wala pang form, wala pang design, can we have federalism by next year? We ask the attorney Chris. Well, as to the roadmap, as to, since walang form, we are not even able to
noong panahon, hindi pa po nga natin alam kung ang gagawa mo ba ng draft ay through a constitutional assembly or constitutional convention. Probably it's safe to say lang po sa ngayon, mayayari is what is being targeted is to increase the awareness. It's basically on that aspect alone at the moment. I don't know if my sources are correct, but based on experiences, the drafting alone of the state constitutions, eh talaga pong madugo. It will take years. So ang sabi nila, to achieve federalism is good kung kaya ng 5 years and the maximum of 10 years. May we get your insights, Doctor? Actually po, madaming nagsasabi noon at meron isa akong nabasa na paper na galing sa Swiss scholar. Sinasabi niya talaga na huwag nating asahan na ang transition to federalism will happen overnight. Ang sinasabi doon, mga 10 years yung transition period. At marami, hindi lang yun, but yun yung talagang nagsabi, very definitely, the transition period takes long. Because the debate has to happen. Hindi pwedeng basta lang na sabihin natin na gusto nyo ba, ayaw nyo, na hindi naiintindihan ng tao kung ano yung ginugusto nila at inaayawan nila. Dapat pati yung nitty-gritty na naiintindihan ng tao. I think yun po ang nangyari. Therefore, Doctor, will it be safe to assume that the next president should have the same alignment or inclination on federalism, so that we will realize federalism within a reasonable period of time. Mahirap kong sagot. Hindi ko po alam sagotin niyo. Thank you. That's why we better grab the opportunity of achieving an autonomous region before. Thank you. Okay, sige. Ganito na lang daw, Dex, para mas mapadali yung sinasabi mo, federalism. If in case the president declares a martial law, sinabi na ba niya? Na hindi. Okay, pero may possibility kasi na mas mapabilis ang federalism, Doctor. Nagulat ako doon. Siguro yung sa debate ng federalism where it really affects yung core political democratic processes. Because wala daw federalism na hindi democratic yung bansa. Yun yung mga nabasa ko. I'm not a political scientist, I'm an economist. Let me advance that. Pero sa lahat ng nabasa ko, ang isang sinasabi nila na parang sinabi ko kanina yung preconditions eh, pero kasama din doon yung pagiging demokratiko. And siguro sa akin lang, paano tayo mag-debate, paano tayo mag-diskusyon kung mayroong martial law of such a basic political change in our political system. Well, in relation to that, ano, kasi when you say martial law, it creates a very negative impact among the populace. I think people should not be very bothered about that because there are limitations in the declaration of martial law and there are safety nets. So basing just to declare martial law, just to forgo with the federalism, is a very vague position or foundation. Okay, ma'am, siguro yung may kalabi yung different concerns, whether federalism or regional autonomy, laging pag-uusapan yung ownership and management of natural resources. Yes. Oh, yes. Malaking aspeto po ba yun, Director? Whether federal, whether greater decentralization, napakalaking aspeto nung
nung ownership, management, control of natural resources. And it's very important for a region like the Cordillera and even Danao where napakarami ng mineral deposits. Mineral and non-mineral. Doon nga nung nandun kami sa Sambuanga, and I didn't realize this, na napakalaki pa lang nung debate. Kasi sa kanila, dinistinguish pa yung strategic mineral. Parang yung mineral deposits at doon, parang doon naglalaro yung hatian. Doon sa distinction ng strategic mineral. And in my mind, ano ba yung strategic mineral na yan? Pero yung pala yung parang kumbaga air splitting. So ganun siya ka-importante. Ganun siya. Tanong ko naman, sunod is about fiscal development, whether autonomy, regional autonomy, or federalism. Definitely, meron na hindi ready. So how are we going to correct the imbalance? Just in case. Sa shift po sa federal, and let me give my answer to that question, sa shift sa federal. Some people are advocating na instead na biglaan, big bang, lahat, sabihin natin, ito ang hatian, 12, 17 regions, tapos pare-pareho ang powers nyo, meron nagsasabi na let's adopt an asymmetric federal form of government, meaning kung sino yung handa na siya na muna makapagalan. And which is actually, when you come to think about it, very much in line sa regional autonomy. Okay. Ito lang muling katanungan ko siguro to kay Director. Director kasi, no? Sabi natin, hindi lang ideal talaga yun sa autonomy yung kung yung 5-3-4-3. Yes, 5-3. Ang lumalabas po kasi doon sa KRA o yung kung kinipot mo na is unaware po yung mga tao. What are the stories? Like, ano yung ginagawa natin? Kasi dahil kayo dami po yung kagalita, kung hindi ko maaibig yan, magkaroon ko ng delisito, baka unaware kayo na nila yung mas na yes. Hindi na, kasi malaki na yung ginagawa natin ngayon in terms of IEC. Ina-identify na natin yung areas where awareness is available. So sila yung inuuna natin, and we call it the grassroots IEC. We are now having the MOAs with the municipal governments. We are training speakers in the local areas so that they don't have to wait for our regional speakers to go there. No? So, at tapos, inayos na natin yung ating mga modules on IEC. Hinahati-hati na natin sila sectorally. Ano ba yung gustong malaman ng teachers? Ano ba yung gustong malaman ng ating mga women, ng ating mga businessmen? No? Ganon. So, depending at sa grupo mo na kinakausap, ito yung module na kailangan. And the modules are in relation to the provisions of HB 5343. So, ganun na. Habang nagsasalita ka, nalalaman din nila yung provisions that are related to what you are saying sa kanila. Ano ko yan? Hindi pa rin natin pinamamayaan yung alliance building natin. Sabi ko, naka one foot na tayo, naka-enter na tayo sa mga Malacañang. Nakausap na natin si Presidente, ngayon yung ating mga legislative partners, si Senator Pimentel, si Congressman Alvarez, pati na rin yung mga chairman ng mga committees on local government. Talagang tinututukan na natin yan. Napakarami natin ginagawa ngayon. Nag-iigo na sa dami. Pero kailangan natin gawin. At pinapaikin natin yung mga iba pang proyekto na may kinalaman doon sa pagpapasulong ng ating roadmap. 2018, dapat may pre-receiver na tayo. Yes, sir. Paano po kung kumari si Juan de la Cruz na isang beses lang kumakain sa isang araw, paano po magiging aware na may autonomy? Kung maganda ang tinutulong. Ay, lahat naman, basta bumuboto ka, dapat malaman mo kung ano ito. Sabi na natin, unang-una, we are focusing on the benefits, no? Magiging permanente ang Cordillera region. Ang pangalawa niya, makakapag-grant tayo ng mga pulisiya na makakatulong sa'yo. Ang sarili
ikaw ang probinsya, mayamang ka, naghihirap pa, may maitulong. Pero pag, sa ngayon, mahirap ko sa kanya, kasi kanya na doon tayo dyan eh, di ba? Pero pag na tayo sama-sama na, talaga ko isang pamilya, tunay na buo, tunay na nag-iisa. One. Therefore, merong makukuha garantiya na may tulungan. Okay. Balikan ko ulit para ma-exhaust natin ang all concerns about autonomy and decentralization and federalism. Are there other proposals leaning towards decentralization or other types other than federalism? Actually po, even up to now, may mga ongoing review ng local government code. Si Senator Angara, who heads the local government committee at the Senate, a few months ago, I think June, July, August, nag-create siya ng mga technical working groups to undertake a review of the local government codes. Kanina po, elimination to yun, ang new mayaman ay Makati, no? Issue po yan doon sa review na yun because that relates to the situs of the tax. So isa po yun sa pinag-usapan namin doon because I was part of one of the technical working groups na paano nga ba gagawin natin kasi talaga naman totoo yun eh. Yung malalaking kumpanya, nandito yung kanilang mina or planta or whatever, ang head office nasa Makati, nasa Taguig, nasa Pasig. Accordingly, limang cities lang daw po sa Metro Manila. I think that's Manila City, Taguig City, Makati, Pasig. And another one, I forget now, ay nakakakuha ng 40% ng local business tax. Kasi nandoon yung mga mayayaman. Yung headquarters. At ang ating mga kumpanya ay nagpa-file ng kanilang local business tax on the basis of consolidated financial statements. So, kahit na sinasabi sa local government code, may share yung kung nasaan yung planta, kung nasaan yung mina, nagiging problema po yun. So, tinignan po yun, for instance. So, marami pong nireview po at ang DILG actually, yung Bureau of Local Government Development, even as the rest of PILG, and even as PLGD also supports federalism, magkakaroon po sila ng isang pulong sa October 6 on parang review ng local government code kasi nga po hindi natin alam kung ano talaga ang papasa eh. So kumbaga, covering all our bases. So one modality of strengthening decentralization is of course shifting to a federal form. The other option is really just amending further the local government code and strengthening decentralization and the autonomy of local governments. That's right. No, ano ko lang, kasi when you talk about decentralization, sabi natin dapat mag-federal, dapat mag-autonomy, but ano po yung existing natin ngayon na available sa ating gobyerno ngayon na pwede po natin i-decentralize? Ay, napakamarami pong mga napakamarami pong function na pwedeng i-decentralize. But there were already decentralization at the local level. Opo. Pero marami pa rin po. Marami pa rin po. And for various reasons. Sabihin po natin infrastructure. Pag tinignan po natin sa local government code, sabi po ng local government code, local infrastructure is the function of whether it's the province, cities, or municipalities, depende po anong local infrastructure, provincial roads, provincial, etc. Pero pag tinignan po natin kung ano ang ginagawa ng Department of Public Works and Highways at isa-isahin natin kung ano ang mga proyektong nakalista doon, tingnan niyo po kahit anong year ng General Appropriations Act, makikita niyo po maraming mga linya doon, line items, ang sinasabi various local infrastructure projects. At pag isa-isa niyo sa inyong lugar, makikita niyo naman yung Benguet, Baguio. Makikita niyo na talagang panglokal yung mga proyekto. So, in other words po, even yung sabi sa local government ko,
kung ginagawa ay involved na. On the other hand, na-realize din naman na it's not a capacity, it's just na walang pera. Kulang yung pera na lokal. Isipin mo ang isang probinsya na, I can imagine if that, Mampin province, magkano ang IRA? 20% for local development fund. Magkano ang isang kilometro ng kalsada para ipapaint mo? At least 20 million. Kung kahit meron siyang 100 million na IRA, 20% is 20 million. Isang kilometro na bawat taon. So, doon, again, pupunta ka, anong susunod mong issue? Para natin dadagdagan yung financial resources sa baba. So, Pero narinig niyo lang si ma'am. Alam naman natin, there are many groups already really pushing for federalism. So talaga dapat pag-usapan na ng bawat isa. Dapat po pag-usapan. Hindi lang ng mga officials natin, but the general public as a whole. Ako po naniniwala sincerely na dapat there's a public debate. That there's a public debate on federalism. Sa ating maganda po kung yung siguro kasi may level, di ba? From mga say sa state universities, pwede silang ng mga pag-uusap sa business sector kasi po lahat ni state. Lahat ni state? Everybody has a state. Kasi nga, everybody has a state in the form that the federal form of government. So a particular model. So we shouldn't just rely on our leaders to talk about it. I think so. I sincerely believe so. Kanina natanong si Director Jane about the benefits of becoming Cordillera Autonomous Region. Tanungin ko naman si Dr. Manasan about the benefits in a federal government. There will be a shift. Opo. Yung benefits po, ito din po yung gusto ko ni-emphasize. Almost pareho-pareho yung benefits sa pagpe-federal sa benefits ng pagiging mas decentralized. Meaning, i-amend natin yung code. Una-una yung lalapit yung gobyerno sa tao. At because the government is closer to the people, mas alam niya yung pangangailangan ng kanyang constituents. Ikalawa, kung siya ay yung sinasabi natin, revenue autonomous form. So meaning, nag-relation na sarili niyang buwis. At may ang kanyang mga constituents ay sumasakit yung bulsa sa pagbabayad ng bisyo sa lokal. Kaya pag hindi nag-deliver yung lokal, nagagalit sila. Importante po yan, ha? Pag walang binigay na servisyo, nagagalit yung mga constituents. Nag-i-increase yung accountability. Kaya, although kailangan ng mga transfers gaya ng IRA, hindi dahil mahirap na reliant lang tayo sa IRA. Kasi pag walang sakit sa bulsa ng mga mamamayan, kawawa din tayo in the long run. So yung isa po yun, and then greater participation, kasi tayo, mas direct yung vote natin, mas kilala natin, binoboto natin. Ang siguro isang pagkakaiba sa federal at yung greater decentralization na is yung sabi nila sa federal, mas na-address yung differences in cultural diversity or religious diversity. So, isa po yun sa sinasabi pang nailangan, for instance, sa bansang kaya nga sabi ni Ma'am Jane, yung 20 million ng IRA o yung share ng bondo ko ng mountain province, si 333 po pag naging autonomy. Okay, maganda po ang ating talakay. And very tiny to talk about decentralization and federalism side by side with the region's pursuit for Cordillera regional autonomy. Kulang ang ating oras. Hinga na nagulang mensahe ang ating mga panuhin. We'll start with DILG. Member Pushan of Federalism Speakers Bureau, we have the Attorney Fritz Torquesa. Alright, in federalism, my final message.
people need not to worry, especially here in CAR, if it can work with an autonomous region. Because in some countries, an autonomous region do work in a federal government, like Quebec in Canada. And lastly, hopefully, we will expand our IEC campaign. And definitely, since we have a very unique situation here in CAR, of course, we are advocating autonomy first before federal government. So, maraming salamat po sa pagkakataon. Okay. Okay, thank you very much, Attorney Torqueza, at syempre from National, from NEDA, no, ang ating pong Assistant Regional Director, and also part of the committee of the RDC, si Ma'am G. Mga kababayan, dito na tayo. So, pong taon na natin sinusulong ang autonomiya para sa Cordillera. And we have enough time, but of course we will not stop advocating, talking about it, deliberating on it, maganda po yan, para lang natin mapag-improve ang ating mga pagsasalang ng batas para rito. But we hope that everybody who could speak out, please speak out, and then vote for the plebiscite. Hindi na yung ano kasi out of our way na yung ano eh, yung legislative thing, no, yung magiging law. Pero yun pong suporta ninyo ay kailangan po ng bawat isa sa Cordillera. So autonomy first before federalism or towards federalism. Maganda yung bago po. Inanahan ni Director yung Baytang. Okay, thank you very much, Ma'am Jane. At syempre, ang Senior Research Fellow po ng Philippine Institute for Development Studies, si Dr. Rosario Manasan. On the issue of decentralization and federalism, gusto ko lang sabihin na pareho silang kailangan para sa regional development. At kailangan, lalong-lalong na sa federalism, na pag-usapan kung ano yung shape and form that it will take. At pag-usapan ng lahat ng tao at all levels, kasi ito ay maaapektuhan tayong lahat sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Susunod ko siguro sasabihin, just a nod to our development policy research man advertisement, na gusto po sana namin lahat tayo ay maging aware, lalo na yung policy makers, pero lahat tayo sa paggamit ng policy-based, evidence-based research sa pag-uusap tungkol sa pulisiya, pagdidebate ng iba't ibang pulisiya sa bansa, whether it's federalism, whether it's tax reform, whether agricultural policy, importante po yung evidence-based research. Thank you po. Balikan ko lang si Dr. Manasan. Alamin natin saan po the results of your researches can be accessed on your website. Lahat po ng research ng Philippine Institute for Development Studies ay nasa website. Madali po may download. Nabilis po. Tama ba, Gwen? At we welcome also comments. We're very active on Facebook. And pwede po mag-leave ng comments kahit sa website. Maraming salamat. Okay, maganda po ang ating talakayan.